Inilibing na ang isa sa pitong estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa field trip. Nasagip pa niya ang dalawang estudyante bago pinawian ng buhay. Live mula sa Obando, Bulacan, nagpapatrol si Jasmine Romero. Jasmine. Pinky, bumuhos ang luha ng mga mahal sa buhay na nangungulila sa 15 anyos na si Sean Rodney Alejo. Para sa pamilya Alejo, masyadong maaga ang pagkawala ni Sean Rodney, lalo na't may maganda sana siyang kinabukasan. Isa si Sean sa pitong estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa ilog habang nagfi-field trip. Pa, sorry sa lahat. Sana maipagmalaki mo pa din ako. Kayo nga po tayo. Paka po natin yung anak ko, please. Umayo po tayo, please. Hindi mapigilan ni Daniel ang mapaiyak. Isa siya sa mga nailigtas ni Sean bago ito nalunod. Pinilit niyang makalabas ang ospital para pumunta sa libing ng kaeskwela. Hinihina po niya yung kamay ko tapos inaabot niya po dun sa tuwing. Mahal naman namin siya. Sa misa, pinalakpakan si Sean Rodney dahil sa kanyang kabayanihan. Bago ang libing, pinakita pa sa ABS-CBN ng magulang ni Sean Rodney ang kanyang death note na pinagawa umano sa kanila noong retreat. Nakasulat dito, "Mama, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng ginawa at sakripisyo mo. Mga kapatid ko, alagaan ninyo sila Mama at Papa ha? At Papa, sorry sa lahat. Sana maipagmalaki mo po ako kahit na patay na ako." At sa mga t-shirts na suot ng ama ni Rodney at mga mahal sa buhay, makikitang proud na proud sila kay Rodney. Pinky, bago inilibing itong si Sean Rodney ay kinantahan pa ng kanyang mga mahal sa buhay ito ng happy birthday dahil sa susunod sanang buwan ay ang kanyang 16th birthday. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Romero.